Welcome back again to my live stream. Muli ang inyong lingkod, Kuya Ralph TV. Tayo po ay live na naman po at muli natin pag-usapan na hanggang ngayon ay patuloy pa rin talagang mainit, no? At talaga may mga bago pa na naman tayong nasagap na balita tungkol dito sa nangyayari sa TVJ or Tito Vic and Joey. Ayan. At ito si Coco Martin, ha? Sa mga nakakilala kay Coco Martin sa Batang Quiapo, mukhang nadamay dito sa nangyari sa TVJ. Ha? Kasalanan daw ito ng halusos, ng mga halusos, sabi ng iba. Ito matindi mga katimbantaga, mga karancho ko, mga kadabar cards. Ito si Coco Martin, yung kanyang mga endorser, nagsilayasan na rin sa kanya. Ha? Nagsilayasan na rin at lumipat na sa TVJ. Wow! Grabe, no? Nadadamay na rin si Coco Martin. No? Nadamay na rin si Coco Martin dyan sa pangyayari. Kasalanan talaga ng mga halusos yan, eh. Ha? Kung hindi nila ginipit ang TVJ, hindi sana lalayas ang TVJ sa tape. Okay, sana takbo ng kanilang show ngayon. Kumikita sila, hindi sila nilayasan din ng mga advertisers. Wala sanang lipatan na nangyari. Diba? At hindi sana nadamay ang Showtime. Ganon din ang si Coco Martin, hindi sana nadamay. Kasi dahil nga sa pangyayari yan, lumipat ang TVJ sa MediaQuest, no? At nagkaroon nga sila ng chance na mabigyan ang kanilang yung kanilang show ay umere sa TV5. Si Showtime naalis sa dahil nag-end na rin yung contract niya, lumipat sa GTV. Eto kayo ng Waxa Club, si GTV ay 7, si Generic Bulaga ay 7 din. So sila yung magkakalaban. Mukhang nabigyan talaga ng priority ngayon ni GMA7. Ito si Showtime. Kawawa itong si Generic. Kasi for sure, talagang makikik sila dyan sa GMA7. Patay na ang pangarap ni Mayor Bullet na maging artista. Wala na yung pangarap dyan na maging artista at magkaroon ng collab team. Ganon din si Soraya, na pangarap niya rin na pumasok sa Itbulaga, no, para palitan si May Mendoza. Sino ba yun si Soraya? Yun yata yung bungsong kapatid ng mga halusos, yung babae. No? Eh, tapos na rin ang pangarap niya. Kasi kapag ka nangyari nga yung sinasabi o nababalitaan natin, kapag ka nagkatotoo talaga yon, eh wala na ang Itbulaga, generic. Wala na ang Tape Incorporated. Paano na sila? Mag-produce na lang sila ng mga pelikula. At gawin nilang bida si Mayor Halusos at yung kanyang kapatid na si Soraya. Yun na lang siguro pinaka-the best na gawin nila, no? Pagdating sa show, sabi nga ng ng mga kuan, may isi-save lamang yung kanilang show kapag ka nagpalit sila ng pangalan, no? Masisave yung kanilang show kasi hindi naman pwede talaga na para o dalawang noon time show na isang pangalan lamang ang gagamitin, hindi pa pwede yan, no? Lalo na ngayon pumapabor ang IPO sa TVJ. At for sure, magagamit talaga ng TVJ ang Itbulaga. No, kaya etong mga halusos, mag-isip na sila. Meron na lamang sila isang linggo para makapag-isip-isip. At baka hindi lang isang linggo or kumigit isang linggo, masipa na rin sila ng GMA7. Yun ang ating mga nababalitaan ngayon. Wala na kasi sila daw talaga sponsor. Ngayon ang ating pong next topic mula sa video din ito ni Christopher Minute. No, napanood ko rin ito kagabi. At ayun, matindi rin yung mga pasabog niya dito. Siya nga yung yung mainit-init na pasabog tungkol kay Coco Martin. Malungkot tuloy si Coco Martin, eh. Malungkot si Coco Martin. Dinuhin nyo, yung mga endorser niya, nagsilipata na sa TVJ. Yun yata yung JAG. Malaking company yung JAG. Talagang, yung big time, endorser yon. No, lumipat na raw. Ang daming naglipatan. Pati yung, meron isang binanggit si Christopher Mina, na endorser din na lumipat na rin sa TVJ. So, naapektuhan talaga si Coco Martin. Sayang naman nga naman, di ba? Kasi doon din kumikita si Coco Martin, eh. Kanya kasi yung Batang Quiapo, no, kanya 'yon. Tapos kumbaga lang siya. Ang parang lumalabas dito yung Batang Quiapo, ang kanyang financier o production ang ABS-CBN. So, sayang nga naman, no, na nagsilayasan din at pumunta talaga sa TVJ. Iniwanan sa air si Coco Martin. Grabe naman tong mga endorser na to. Di ba pwedeng,
no, mag-stay na lang sila doon. Kasi parehong channel ang lalabasan niya, si Coco Martin sa gabi naman siya, pero TV5 din. Ang ano naman, ang noontime show ng TVJ is sa tanghali, mula 11:30 hanggang ano, hanggang 2:30 pag Sabado. Tapos pag Monday to Friday eh ano, 12 to 2:30. Napakahaba ng binigay na oras sa kanila ng TV5. Mamaya nandito yung pasabog niya. Ito po, napakainit po nito. Ito. Napakainit po ng balitang ito. Ano? Ayun po ang unang makakaalam nito. What? Lahat ng mga commercials ni Coco Martin. Oh no. Ito. Lahat ng commercials ni Coco Martin lumipat na sa Tito Vic and Joey TV5. What? Pati ang Right Med umalis na sa tape. Ito nga pala yung Right Med. Naalala ko 'te. Ang tagal na nitong Right Med na ito sa Itbulaga, no? Matagal itong ano eh, matagal itong sponsor ng Itbulaga, itong Right Med. 'Di ba? Ayun, sumama pa rin na pa ito sa ano ha, sa Pure Gold. Grabe, no? Talagang matinding pasabog ni ano ni Christy Perlin dito ha, si Coco Martin ngayon ay nadamay na tuloy. Ha? Pati mga endorser ni Coco Martin nagsilayasan na sa kanya. At pinili yung mga gurang. O diba? Pinili yung mga gurang yung TVJ kasi sabi nila, mga kayo TVJ, gurang na kayo. O matatandaan na kayo. Ipaubayan nyo na sa mga bata. Pero eto mga endorser na ito, walang pakialam kung gurang pa yung TVJ na yan. Basta doon kami sa kanila. O diba? Natalo ngayon yung bata. Oh, kabawa naman si Coco Martin. Nadamay pa sa isyong ito. Nagsilayasan yung mga endorser. Oh, bro Roland Vicente, ito yung ano kung bakit nadamay si ano si Coco Martin. No, dahil ka sa yung mga endorser daw ay lumipat ka rin sa Bulaga. Exciting tong talaga sa ano sa July 1. Kaabang-abang. Grabe, kaabang-abang ang pilot episode ng This Is It. This Is It. Ito ang tama. All right, tuloy natin 'to. Ang tinda, ang ganda-gandang magano boy na mano ni Alim Purin. Alim Purin. Pure Gold. Ayan, nagsamahan na, di ba? Alam mo, itong prosesong ito, hindi natin ito maiiwasan. Natural, kapag ikaw ay isang negosyante, ang gusto mong puntahan, yung makatutulong sa iyong negosyo. Bakit mo pupunta sa isang programang wala namang pala sa bye-bye? Paano mo may bebenta? Ba't hindi mo nasabihin na yung generic? Di ba? Ginamit pa yung programa. Hindi. Eto, no, tama naman. No. Bakit na naman, ano, so, ano pa, mag-sponsor sa isang programa na wala nang viewers, wala nang manonood. Buti nga kayo, may mga nanonood dahil sa Facebook Live ni Yorm Isko eh. Si Yorm Isko merong ilang milyong followers kaya napapanood. Ito talaga yung ano yun, na totoo naman. No, na yun nga, sabi nga nila, eh, karma na raw talaga yung nangyayari sa kanila. Kasi daw, sabi ng mga ano, no, na di umano ito mga halusos, naging swapang, naging swapang daw, no, at ang ginawa nila dito sa TVJ sa Dabarcas ay pang-aagrabyado. Ngayon, eto, ang bilis bumalik daw ng karma. Kawawa ngayon itong mga to. Lalayasan na sila ng ano. Actually, nilayasan talaga. Pati kasi Coco Martin, nilayasan na ng kanyang endorser eh. Ha? O, ulitin natin ha. Pakinggan nyo ha. Ulitin ito ni Christy Permin eh. Gusto mo. O, oh, diba? So, yung imahe ng programa mismo. Diba na yung imahe ng programa ayan. Mismo. Ito po, inuulit namin sa mga hindi pa agad-agad nakakuha ng mensahe. Lahat ng commercials ni Coco Martin lumipat na sa Tito Vic and Joey TV5. Pati ang Right Med umalis na sa Tape Incorporated. Hala! Ang init neto. Oo. Hala! Ang init neto! Oh, diba? Lakas mang ano, magpainit ni Christopher Min. Mainit din na balita! Mga endorser ni Coco Martin, nagsilayasan na! Kasama pati ang Right Med! Pati si Aling Puring. Pero ito si Aling Puring talaga, umpisa pala na umalis sa TVJ, nagparamdam na agad dito sa ano sa TVJ. Imagine niyo, no? Etong Pure Gold, sobrang mahal nila ang TVJ. Kasi alam nila nakakatulong talaga sa kanilang negosyo itong TVJ, 'di ba?
Natamay na siya. Kasi kung hindi naman kasi umalis ang TVJ sa generic talaga, no, kumbaga eh hindi nagka-problema itong haluso sa TVJ, for sure, and hindi madadami si Coco Martin kasi yung mga endorser niya matagal na yan eh. Ha? At yung mga endorser naman ng TVJ nandiyan lang sa kanila eh. Kaya lang, dahil sa grabing kasikata ngayon ng TVJ kahit na magurang na, eto mga endorser, nagsilipatan ngayon. Baka mamaya yung endorser ng ano ng ni Vice Ganda ng ano ng Showtime eh lumipat na rin sa TVJ. Eh magsasara na rin ang Showtime yan. Pero alam niyo natawa ako doon sa isang ng Media Fest, no. Sabi nila, hindi naman daw nila pinump out si Showtime. Baga eh tapos na raw yung kontrata sa June 30. Ngayon, binigyan naman daw nila ng option ito si Showtime. Kung gusto nila, 4:30 to 6:30 sila mag-show o mag-air sa TV5. No? Kasi daw, ang Showtime naman, puro bata lang ang nanonood. Para bang sinabi ng Media Quest na ano eh, na wala talaga nanonood ng mga matatanda eh. Sa bagay, may punto din naman sila. Eh, sino ba naman ang mga nanonood kay Vice, ano, kay Vice Ganda? Kaya nga, hindi naging magandang impluwensya si Vice Ganda sa mga kabataan. Naalala ko yung isang bata nung araw sa amin na straight na straight, biglang naging ano eh, dahil sa sobrang ano kaya, kay Vice Ganda, sobrang paghanga kay Vice. sorry, joke lang yung hindi naging magandang impluwensya na. Kaya lang kasi talaga, si Vice Ganda may mga pagkakataon kasi na hindi siya maganda magbiro, hindi siya maganda magjoke. Yun, sabi nung Media Quest, 4:30 na lang kayo, total mga bata naman ang nanonood sa inyo. Hindi naman, may mga matatanda naman na manonood dyan, ano, Showtime. Ako, paborito kang ano eh. Pero hindi pa naman ako matanda, ha? Bata pa ako. Bata pa ako, ha? Nanonood ako ng Showtime. Gusto ko lang dyan yung tawag ng tanghalan. Masarap kasi manood ng mga singing contest eh. Pero aside doon, wala na akong ibang pinapanood dyan sa Showtime. Patay ko na agad ang TV ko. Alexet Bulaga, merong bawal judgmental, merong Pinuhenyo, yung one for all for one pa. Diba? Sa Pinuhenyo lang eh, talagang gising na gising ang utak mo dyan eh. Manggigigil ka pa sa, ano, sa mga contestant kasi kumbaga eh, ang daling-daling hulaan pero hindi nila mahulaan. Okay? So ito ha, tuloy natin. Sabi nga ni Sir Joey, legit means loyalty, empathy, gratitude, integrity, and trust. Trust. Wow. Galing, diba naman si Joey pa. Diba? Okay. Babalikan ko lang ha, si, ano, pahabol lang po, sabi ni Philip Villanueva, nagbigay po ng 5 special awards ang Miss Grand at wale, nga ang ipon. Kaya malamang, pahimakas na yan. Ateng, makasihit pa si Hipon pala dito ha. Tapos na yan. Nakasihit pa si Hipon. Sobrang ano rin, sobrang rin barat dito ni Christopher kay, ano, kay Herlin Hipon. Sa totoo lang guys, napalit ko yung ano ni Hipon, yung pinaka-latest upload niya, no? Napalit ko sa TikTok. Umiiyak siya, sabi niya, huwag niyo ako ibas, turuan niyo ako. Nakakainis lang kasi, yung, kung mapanood niyo guys yung ano ha, eto, isingit ko lang to ha, ito yung tungkol sa question and answer ng Miss Grand Philippines. Kasi kung sino manalo doon, siya yung maging representative para sa Miss Grand International. Yung pisa pala na show, napalit ko, medyo may angas na rin si ano, si Hipon. Feeling niya, siya yung mas nakaka ano sa kwan, mas mataas ang kanya sa lahat ng mga contestant. Feeling niya siya yung nakakaangat. Oo. Napalat ko, tapos talagang kembot niya, grabe. Sabi ko nga, sana hindi na sa kembot siya, ano, hindi na siya sa kembot, nag-focus, tumutok. Sana tutok din siya sa kanyang kwan. Kasi sobrang nakakaya talaga yung naging sagot niya eh. Ha? Ginawa niya comedy show yung ano yung Miss Grand Philippines question and answer portion. Ginawa niyang pan, ginawa niyang comedy show. Ha? Love lang tayo. Peace on and world peace sa bahay. Wala ko talaga si ano. Kaya nga di ako di pinapanood anak ko dyan sa Showtime, sir. Anong tutunan ng anak ko dyan? Na mabubuti sa mga tao para gawing katatuan, ano, matutunan dyan para maging wild ang mga kabataan. Oo nga, kasi, ano, kasi sa totoo lang, para, kahit naman naman, di ba, nung pa naman, si Vice Ganda talaga nababas yan kasi hindi siya magandang, ano, sa mga bata.
May meron kasi mga bata na gumagaya talaga sa kanya. Ginagaya siya, kaya well, sa bagay, yun na doon siya sumikat sa ano niya, sa pagiging etchosera niya. Kanya, yun. Doon siya sumikat eh. Yun lang, pinapanood ko lang sa short time yung ano, yung pan, yung kahit ito yung tawag ng tanghalan. Yun lang. After nung manood ako ng tawag, patapos yung tawag ng tanghalan, hindi pa uli ako sa kung saan ako talaga gustong tumutok. Kagaya nga lang, Itbulaga talaga. Pero sa Itbulaga kasi, kung tutusin, wala namang patay na portion sila eh. Buhay na buhay lahat. Sabi daw ng mga alusos, nakakaantok daw, nakakatamad. Boring daw yung mga portion ng TVJ. Pero bakit ako pag nanonood ako ng Pinoyhenyo, galit na galit pa ako sa contestant eh. Minsan napapasigaw pa ako eh. Palibasa kasi, nanonood tayo. Pero sa totoo, napakahirap din talaga yung Pinoyhenyo. Oo. Napakahirap din yung ano yung talaga. Kaya dapat mabilis din ang, ano mo, ang utak mo dyan. Pati nga mga senador, di ba noon? Eh, nahirapan din dyan sa Pinoyhenyo na yan. Kaya naalala nyo, naging guest ng ano, ng Itbulaga ang mga senador. No, sumali dyan sa Pinoyhenyo. Matandaan na rin si Vice. Sabi nung media press, total mga bata naman nanonood sa inyo, eh, doon na lang kayo sa 4:30 to 6:30. Natawa ako doon. Talaga mga bata lang nanonood. Eh, ilan lang naman ang mga kabataan na nanonood ng TV yan. Diba? Eh, siguro mga. So, kaya pala talaga hindi umakatakat ang ratings ng Showtime sa Branded Bulaga kasi puro bata lang. Unlike sa Branded Bulaga, sa TVJ, ang nanonood, bata matanda. Bata matanda ang nanonood. Kung may basers mo sila, ilan lang. Yung Pinoyhenyo, para ako yung naglalaro, para ko tanga mag-isa. Oo, totoo yun. Nagbubuka ka tayo tanga dyan sa Pinoyhenyo na yun eh. Kasi tayo naiinis sa mga contestant. Imagine nyo, sabi, nakikisigaw ka sa, ano, sa contestant. No? Nasa TV ka lang. Tapos sasabi ng mga halusos, boring daw ang Pinoyhenyo. Nakakaantok daw. Sino ano sabi nakakaantok? Pati na yung tawag, ano yung bawal judgmental. Eh, kung tutusin ang bawal judgmental, eh, ma-educate ka rin. At may mga aral talaga na makakapulutan ang bawal judgmental. Unlike to sa Made in Philippines na gusto nilang ipalit. Tama po kayo. Matanda na rin naman si Vice. Mas bata pa nga po kayo. Tingnan, puro makeup lang po kasi mukha ni Vice. Oh, talaga, Edward Tarantino. Grabe ka naman. Hindi. Ano kasi, mga retokado kasi yan eh. At siya lang yung nagpausok yan na ano yun, no? Hindi lang sa inaano natin ang pala, ang mga bakla. Siya talaga na nanindigan na ang bakla ay babae. Pero ako kasi, wala, hindi ako against sa mga bakla. No? May mga kaibigan kasi ang bakla. May mga bakla talaga na sinasabi nila, sila ay bakla, hindi sila babae, hindi sila lalaki. Pero si Vice talagang inaano niya pa nga sarili niya na babae talaga siya. Yan lang eh, iwasan lang niya mga nakakasakit na joke. At least magkasama sila ni Miss Jessica Sona Mosetti na tatawaran ang kalindahan sa pag-report. O, di ba? Pati si Miss Jessica Soho, ha? Napag-diskitahan niya noon ni Vice. Di ba? Mataba daw. O. Ang dami kaya nagalit nung kay Vice, ganda nung binanata niya. O, ano niya, binuli niya si Miss Jessica Soho. Eh, si Jessica Sona, palibasa, professional. Hindi siya, ano, nagpahiwating ng papatulan si Vice. Hindi naman ganun. Pero nag-sorry din doon si ano eh, si Vice Ganta kay Jessica Soho eh. Gusto kasi ng halos, sir, yung style virals para masyado. ano yun, magkikembot-kembot on. hindi pwede yun. Ganun ang show mo. Noong time show, magpapasaya ka ng sambayan ng Pilipino, hindi para magpasaya ka lang ng sarili mo. Eh yung nga lang sinabi na balak daw siyang pumasok sa Itbulaga, no, at siya yung gaganap bilang isang night rider, no, darating siya sa eksena na ano, yung sa one for all for one, tapos nakamotor siya, bababa daw siya sa motor, daladala niya raw yung mga regalo para doon sa mga contestant. Parang hindi, ang pangit, di ba? Yun yung sinasabi ni Christopher Mino na balak araw talaga ang ano ni tapos papahanap daw siya ng collab team. Eh parang ginawa niya ano yun, ginawa niyang pelikula na yung Itbulaga. Gusto nilang gayahin kasi yung ano yung Aldab. Yung Aldab kasi wala naman talaga sa plano yun eh. Wala talaga sa plano. Nagkataon lang na
nakuha ng Aldab ang ano ng mga manonood. Kaya talagang sobrang sinubaybayan nila yung Aldab. Kumbaga eh, bigla na lang, no? Wala sa plano, wala sa script yun eh. Bigla na lang talaga nagustuhan, no? Naka, yung kanilang nakahatak talaga sa mga manonood. Sobrang silang sobrang silang kinikilig pag-usapang Aldab ng araw. No? Tagal na rin yan, pero talagang sinubaybayan din talaga at marami silang pelikulang nagawa. Parang yun din yata ang plano ng ano ng management yun ni Mayor Bulit na kaya siya gusto mong umeksena sa ano sa noon time show na generic Bulaga. Eh di, branded pa pala noon. Kaya gusto siyang pumasok sa It Bulaga, no? Magpapahanap daw siya ng collab team. Tapos parang gusto niya na i-build up siya ng It Bulaga. Sumikat siya. Parang ganon. No? Eh hindi naman pwedeng ganon. Kasi ang tipo ni Mayor Halusos pang action star din si ano eh, no? Pwede siyang maging character, ano, character actor o kontrabida sa mga kwan. Like Coco Martin, pwede niya maging kaaway si ano. Di ba sa mga kwan? Kasi yung mga tipo kasi ni Mayor Bulit, Balbasarado, parang siya yung mga goods doon sa mga action movie. Pero yung pangmati ni Idol, wala sa ano ni ano, Mayor Bulit. Matanda na rin kasi si Mayor Bulit. Ako sa kanya, mag-produce nila sila ng ano, ng pelikula. No? Kaya-kaya naman nila, mayaman sila. Mag-build up sila ng mga bagong artista, gawin nila ng action star. O kaya, gumawa sila ng mga love team, tapos pasikatin nila. Kaya-kaya nila, marami silang pera eh. Mag-focus sila ngayon sa, ano, sa movies naman. Malay nila, di ba? Doon naman sila talaga nakarapat. O doon naman talaga yung kanon nila, yung kanilang linya. Or baka doon sila nalilinya sa paggawa ng pelikula. O. Kapag ka nawala na yung show nila dyan, yung generic It Bulaga na yan, mag-focus na sila sa pag-produce ng pelikula. Kaya lang ngayon kasi ang paggawa ng pelikula, mahirap na rin. Tsaka hindi ka sigurado kung kikita sa ano sa mga sinihan.